Ay, ito, ito yung komento naman ni Bato. O, Bato, ano ba ang komento mo kay Lenny? Anong masasabi mo kay Lenny? Aside sa naka-pink na nakapalda na babae, o, ito. Sabi niya, magiging honest ako sa inyo, ha? Huh? Kasi nung mag-run ako for congressman, grabe yung bilihan ng boto sa amin. Alam mo, mali yung pagbili ng boto. Boto? Pero sinasabi ko sa tao, tanggapin nyo. Yung pinagbibili ng boto, pero din yan ang taong bayan. Ha? Yung sa akin, tanggapin ng pera pero iboto ang sa konsensya. Ganyan naman si magsaltayan eh. O, anong sagot ni Bato? That is illegal and immoral. First, receiving the bribe money is already engaging in vote buying, which is a violation of law, therefore illegal. Hoy! Ang lupit mo, Bato. Grabe talaga. Grabe yung sagot ni Bato. Ha? Tingnan nyo, ah. First, receiving the bribe money is already engaging in vote buying, which is violation of law, therefore illegal. Totoo, di ba? Sabi ko sa inyo eh, iba utak dito, di ba to? Matalino tong ayop na to? Ay, hindi pala sir, animal. Okay. Hindi, totoo naman eh. Tama yung sinabi niya. Halimbawa, ah. Oh, halimbawa. Pwede bang idahilan ng traffic enforcer na binigyan lang kami? Oh, come on. Inabutal lang ko ng pang-merienda eh. Pwede tinanggap ko. Masama bang abutan ako ng pang-merienda? Oh, come on, man. Pag tinanggap mo na yon, you receive the bribery o yung bribe money. O diba, nireceive mo na yun eh. Parte ka na ngayon nung sistemang mali, which is violation of law. Aray. Therefore, it is illegal. Oh, lupit talaga niya. Oh. Secondly, accepting the money, voting with your conscience, which is voting for another candidate other than the bribing candidate, is akin to estapa. Therefore, immoral. Bakit to? Tama siya dito eh. When you receive the money, you are engaging into a negotiation na oo, I accept what you are saying. I accept yung deal. Ibig sabihin, may done deal. Yan ang done deal. Bakit? Tinanggap mo eh. Pumayag ka. O sige, sige, akin na yung 1,000. Ha, akin na yung 1,000 na iboboto kita. Umagree ka na. Oh, come on, man. Eh tapos biglang ibabinoto mo. Anong tawag mo doon? Inestapa mo yung pera. Immoral yun. O, palakpakan. Grabe. Ang talino ni Bato. Huwag niyo sabihin na ano, hindi niyo naisip 'yon. Oh, 'di ba? Kahit ako hindi ko naisip 'yon. Ang talino tong maman to. Yan ang tinatawag mo. Alam mo kung bakit niya naisip yung bribery? Ha? Kasi ganito 'yan eh. Panoorin niyo yung in-upload ko. Oh. Sino dito nakapanood nung testimony ni Bato doon sa Adventist na in-upload ko lang kaninang madaling araw? Sino? Taasin niyo yung kamay niyo. Taasin yung kamay niyo. Sige, sige. Huwag ko kayo maya. Itaas ang kamay. Huwag maya kahit nasa opisina ka. Kahit nagmumotor ka, itaas mo kamay mo. Itaas, itaas. Oh. Ano sabi niya? Ano sabi niya? Diba? Nagulat daw siya. Kasi nung siya ay PNP chief, may nagdarating ang mga pera, milyon-milyon. Oh. Wala namang pinapagawa sa kanya. Basta binibigyan lang siya ng pera ng mga, I think, mga sugal yun eh. Oh. Diba? Inaabutan siya. Ano sagot niya? Sandali! Pag tinanggap ko yan, it's a form of bribery. Diba? Oh. It's a form of bribery. Inanggap mo yung pera eh. O, di ba? Grabe, ang galing. So, kaya niya na-apply ngayon at sinasabi niya bakit siya mismo na-experience niya yan, yung inaabutan ng milyon. Sinabi niya yun ha, inaabutan, dumarating sa opisina niya milyon-milyon kasi nga PNP chip siya eh. Napaisip tuloy ako. Totoo, walang babiro. Sabi ko, dapat pala nag-PMA na lang ako. Tapos nag-PNP chip na lang ako.
nakabili pa akong Ducati. Eh, biro lang, biro lang. Ni napaisip tuloy ako. Kung si Bato eh may mga umaabot sa kanyang milyong-milyong tinanggihan niya sa opisina. Paano kaya yung ibang PNP chief? Wala akong sinasabi ha. Wala akong sinasabi. Oh, ang sabi niya dito, oh, so ano ang advice? The better advice is not to accept the money and report the vote buyer directly to the police. Ay, grabe. Palakpakan. Tama, di sinabi niya eh. Sinabi niya, the better advice is not to accept the money and report the vote buyer. Kasi nga ho, yung form, sabihin niyo mismong action nung pagbigay ng pera ay isa hong ano, isa hong illegal. Oh. Bakit daw ako na ano, bakit ano naglalag daw ako? Ano naglalag? Sandali. Anyari. Ba't naglalag ako? Naku po, ayan na po si ano, sinasabotahin na. Oh, naku, sinasabotahin na. Oh, ayan na. Okay na ba? Oh, okay na. Oh, ayan na. Ah, ayan na. Okay na. Okay na. Okay na. Kanina ba nat may naglalag ka? Okay na yan. Ayan mo yung laglag kasama yan. Yung panahon pa lang ni Pinoy, meron niya yan. Laglag ba? Ay na mama, kaano man kayo naglalag kayo? Okay na yun. Oh, next. Grabe yan, oh. Nakita niyo yung ano? Nakita niyo yung sagot ni ano? Tingnan niyo, ah, alayo eh. Tingnan niyo yung sagot ni Bato. O tingnan niyo yung sagot ni ano ni pangalan nito. Sagot ni Isko. Ito yung sagot ni Isko. Ah, alayo, 'di ba? Alayo ng hindi mo masisi ang tao na tumanggap ng pera sa hirap ng buhay ngunit matalino ang Pilipino. Alam nila kung sino ang tunay na leader na may malasakit sa kanila. Ah! Okay naman pala. Siguro yung mga nandun sa parking ano ninyo, okay lang tumanggap ng pera. Pera yan, sayang naman. Hindi, kasi may balita tayo dyan eh. May balita dahil sa Maynila na wala nga yung mga nagbebenta pero ang laki ng kinita ng mga nagpapaparking. Ano ba? Oh. Sinong pipiliin nyo? Yung ganyan, magsalita? O itong logic na ito? O sige, kayo ho. Alayo, di ba? O di ba? Ang layo. Grabe. Doon palang kitang-kina muna sino kagad ang karapat dapat maging presidente. Alayo. Nako. Anyway.